Hello again mga kadogo. Good morning. Di ba katatapos ko lang mag-deworm ng mga cute natin mga puppies. Kani-kanina lang, yung mga naunang vlog ko bukod dito. So, nag-vlog ako and nag-content ako ng vlog na to mga kadogo kasi natuwa ako eh. Kasi kanina, nag-inquire ako sa PCCI para i-renew yung aking license and kasi may ID card ako. So, nire-renew ko, nag-inquire ako magkano. And naitanong ko na rin kung paano magpa-papers or magpa-liter. So, nag-inquire lang naman po ako. And hindi ko naman pinapapapilan yung mga binibenta kong puppy. Kaya nga bumura, di ko ba? So, nung nag-inquire ako, tinanong ako ng PCCI and sabi niya, sir, pwede makita yung papers ng dam. So, sinend ko yung papers ng dam. Can you imagine mga kadugo? Ngayon ko lang nalaman. Sa tagal ko ng aso to, magpo 5 years or 5 years na sa akin. To be exact, 2020, oh, magpa 5 years pa lang. Ngayon ko lang nalaman na ibang klase pala to si Pickles ko. Kaya pala ganun siya kaganda mag-anak. Iba yung itsura ng anak niya kahit yung mga previous. Iba yung dating. Alam niyo kung bakit mga kadugo, tuwa ako, no? Kasi, can you imagine, yung nakuha kong sire is Thai import line. Ang ganda nung sire. Diba? Ngayon nalaman ko itong aso ko. Itong aking dam mismo. Akin mismo. Thai import line na sa papers. Republic of China pa import. And Republic of Romania. Triple import po ang red marks niya, yung babae ko. So, import na ng China, import pa ng Taiwan, import pa ng Romania, yung babae ko. Kasi ang ganda talaga mag-anak nito, lalo na ngayon, napakaganda ng sire na kinuha ko. Talagang pure import tayo, nasa papers yun. Yun nga lang mga kadogo, sabi ko sa iyo, hindi po ako nagpapapapil ng mga papi niya ngayon. Siyempre, respeto rin po sa may-ari nung sire, dahil yun naman ang usapan namin, hindi naman kasi basta-basta pwedeng ipahiram yung papers ng sire. At tanawahan ko yung birang breeder. Alam po yan ang mga breeder. Kasi kung yung mga tao ay hiramin yung papers, eh di magagamit na nila yun kahit na kailan nila gustong gamitin, kasi sasend ko sa kanila yung papers ng sire, even my dam. So yun, kaya hindi pwedeng ma-papersan yun dahil wala naman sa usapan namin ng best friend ko na pwede kong hiramin yung papers para ipa-register later yung mga naging papi. Siyempre, naiintindihan ko yung papers nito at papahiram ko kay kanino, di ba? Kaya gamitin lang eh. Gamitin ng iba na hindi naman yun yung anak nung kanya. Pwede nang gamitin yun kung makukuha natin yung papers. So hindi pwede yun. Kaibigan ko po ito. Kaya malinaw na malinaw, binibenta ko po yung mga puppy ko na non-papers kasi hindi po siya pwedeng papilan. At hindi po kasi sa akin yung sire para gamitin yung papers nun. At yung pag-uusapan namin. Ang mahalaga mga kadogo, napakamura kong binenta. Kung kayo ibibili ng pure Thai line, ito pa nga. May lahi pa pala ito ng ROC, China. Import China, tapos import Romania pa, import Thai pa yung babae. At yung sire ko, pure import Thai. Yun ang pinakamalaga, yung linings daw nung aso, sabi ng PCCI. So, yung mga bumibili sa akin, sinesend ko yung papers ng dam and sire. Kaya lang burado yung mga dapat burahin doon para hindi nyo maipa-register. Kasi yun naman po ang usapan. Hindi kasi papayag yung may-ari ng sire. Okay? Sa akin, okay lang. Gusto nyo, send ko yung papers ng email ko. Akin yun eh. Pero yun dun sa may-ari ng sire, hindi po. Respeto ko po yun sa kanya. At best friend ko po yun. At kaya nga mura ko binibenta. Ako lang po yata ang nagbenta ng ganun kamura para sa Thai import line, Romanian import line, China import line. Wow! Kaya sa mga nakapag-avail, nakapag-reserve, dapat kayo, sir. Ngayon ko lang nalaman din na ganun kaganda ang aking female, yung papers. Kasi ever since kasi hindi man ako nagpapapapapers, kaya hindi ko tinitignan yung detalye.
So, congrats sa inyo, sa inyong mga nagpa-reserve and nagpa-bail. Meron pang 2 mails, ha? Meron pang 2 mails. Ang lalaki dito dahil ito yung mail. So, bili na kayo, impreserve na kayo. Hintayin ko kayo, mga kadalgo. And God bless. Thank you for watching.